Assalamu alaikum, magandang araw mga bata. Samahan niyo ako sa ating aralin sa mundo ng mga numero. Kasama si teacher si Tiraida Hamdan-Usgan from Barangay Street, Division of Lanao, Surco. Ang aralin natin ngayong araw ay dalawa. Unang aralin, matutunan mo ang pagkilala ng mga ordinal numbers o bilang mula una o first hanggang ikasandaan o 100. At pagkilala ng masigit pa sa ika-21 o 21st hanggang sa ikasandaan o 100 gamit ang point of reference. Ikalawang araling, matutunan mo ang pagkilala, pagbasa at pagsulat ng mga perang papel at barya sa ating bansa. Ready na ba kayong mga bata? Tara, simulan na natin! Magbalik-aral muna tayo mga bata. Panuto, sabihin ang place value ng numerong 8 o 8 sa mga sumusunod. Handa na ba kayo mga bata? Ang mga sagot ay thousands, ones, hundreds, tens. Tama ba ang inyong mga sagot? Magaling! Panuto, round off the number to the nearest 100 and 1,000. Tingnan nyo ang inyong mga sagot kung ito ay tama. Ang sagot sa number 1, sa 100, 3,900, sa 1,000, 4,000. Ang sagot sa number 2, sa 100, 6,500, sa 1,000, 7,000. Ang mga sumusunod ay larawan ng mga bata na natanong niya. Alamin natin ang kanilang mga pangalan. Sinong bata ang nasa unahan ng linya? Tama! Si Fatima. Sinong bata ang nasa ikawalong linya? Tama ulit! Si Wahab. Ano ang pangalan ng bata na nasa ikatatlong linya? Tama! Si Ahmad. Ano ang pangalan ng bata na nasa ikalawang linya? Tama ulit! Si Saliha. At ano naman ang pangalan ng bata na nasa ikasampung linya? Magaling! Si Jabbar. Ano nga ba ang ordinal numbers? Ang ordinal numbers o ordinal na bilang ay ang bilang na nagsasabi ng posisyon o pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Maaari itong isulat sa simbolo at sa salita. Paano ba isulat ang ordinal numbers sa simbolo at sa salita? Ganito ang pagsulat ng ordinal numbers sa simbolo. Numerong 1, kung nagtatapos sa numerong 1, maliban sa 11, ay dinadagdaga ng titik ST. Ang numerong 2, kung nagtatapos sa numerong 2, maliban sa 12, ay dinadagdaga ng titik NT. Ang numerong 3, kung nagtatapos sa numerong 3, maliban sa 13, ay dinadagdaga ng titik RD. Ang numerong 4 at pataas ay dinadagdaga ng titik TH. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng ordinal numbers kung paano isulat sa simbolo at sa salita. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Subukan natin kung naintindihan ninyo ang ating aralin. Handa na ba ang inyong mga sagot? Ang ball pen ay nasa ika-21 example 21st gamit ang numero 21 plus ST. Ang globe o panikit ay nasa ika-25
symbol 25, gamit ang numero 25 plus TH. Ang shoes o sapatos ay nasa ika-32 and symbol 32nd, gamit ang numero 32 plus ND. Ang pencil o lapis ay nasa ika-33 and symbol 33rd, gamit ang numero 33 plus RD. Ang ruler ay nasa ika-22 and symbol 22nd, gamit ang numero 22 plus ND. Tama ba ang inyong mga sagot? Magaling! Panuto, isulat sa patlang ang nawawalang ordinal numbers ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang sagot sa number 1 ay 28 at 38. Ang sagot naman sa number 2 ay 61st, 62nd, 63rd, at 64th. Sagot sa number 3 ay 98 at 99. Ngayon naman, isulat sa patlang ang ordinal number ng mga sumusunod sa pamamagitan ng salita. Ang mga sagot ay ika-18, ika-35, ika-100. Magaling mga bata! Sa ating pagpapatuloy, dumako tayo sa ikalawang aralin kung saan matutunan mo ang pagkilala, pagbasa at pagsulat ng mga perang papel at barya sa ating bansa. Mga bata, bakit mahalaga na matutunan ninyo ang mga perang papel at barya sa ating bansa? Tama, upang malaman ninyo ang halaga ng mga pera na binibigay ng inyong mga magulang at dapat rin matuto kayo mag-ipon at magtipid. Narito ang mga halimbawa at bagong imprenta ng mga perang papel at barya sa ating bansa. Alam niyo ba, bata, ang mga taong nakalarawan sa mga pera nating papel at barya ay ilan lang sa mga taong naging presidente, bayani at mga makasaysayang tao dito sa ating bansa. At ang bahaging likuran naman ito ay ang mga ipinagmamalaking lugar at hayop ng ating bansang Pilipinas. Iisa-isahin natin at kilalanin ang mga perang papel at barya sa ating bansa. Narito ang mga halimbawa ng perang barya. Katapat nito ay ang tamang pagsulat nito sa salita at simbolo. Unang barya, mapapansin ninyo na may nakasulat na numerong 10 sa gitna at kulay tanso o bronze. Isinusulat sa salitang 10 sentimo. Sa simbolo, gamit ang numero 10 at titik C na may linya sa gitna. Ikalawang barya, may nakasulat na numero 25 sa gitna at ito ay kulay pinto o gold. Isinusulat sa salitang 25 sentimo. Sa simbolo, gamit isinusulat ito sa salitang 1 piso. Sa simbolo, gamit ang numero 1 at titik T na may dalawang linya. Ika-4 na barya. Nakalarawan dito si Andres Bonifacio. Ito rin ay kulay pilang o silver. Isinusulat sa salitang 5 piso. Sa simbolo, gamit ang numero 5 at titik P na may dalawang linya. At ang panghuling barya, nakalarawan dito si Apolinario Mabini. Ito rin ay kulay pilang o silver. Isinusulat sa salitang 10 piso.
piso. Sa simbolo, gamit ang numerong 10 at titik P na may dalawang linya. Dumako naman tayo sa mga halimbawa ng perang papel sa ating bansa. Unang perang papel. Nakalarawan dito si Manuel L. Quizon. Kulay kahit or orange. May sinusulat sa salitang 20 piso. Sa simbolo, gamit ang numero 20 at titik P na may dalawang linya. Ikalawang perang papel. Nakalarawan dito si Sergio Osinia. Ito ay kulay rosas o pink. Isinusulat sa salitang 50 piso. Sa simbolo, gamit ang numero 50 at titik P na may dalawang linya. Ikatatlong perang papel. Nakalarawan dito si Manuel A. Rojas. Ito ay kulay lilac o violet. Isinusulat sa salitang 100 piso. Sa simbolo, gamit ang numero 100 at titik P na may dalawang linya. Ikatapat na perang papel. Nakalarawan dito si Bustado P. Makapagan. Ito ay kulay verde o green. Isinusulat sa salitang 200 piso. Sa simbolo, gamit ang limang perang papel. Nakalarawan dito si Antonino S. Aquino Jr. at Corazon C. Aquino. Ito ay kulay dilaw o yellow. Isinusulat sa salitang 500 piso. Sa simbolo, gamit ang numero 500 at titik P na may dalawang linya. Ika-anim na perang papel. Nakalarawan dito sina Jose Abad Santos, Vicente Ling, at Josefa Ilianis Escuda. Ito ay kulay asul o blue. Isinusulat sa salitang 1,000 piso. Sa simbolo, gamit ang numero 1,000 at titik P na may dalawang linya. Ngayon, ating subukan ang inyong kaisipan. Panuto, magkano ang halaga ng bawat perang nakalarawan? Piliin ang titik ng tamang sagot. Ang sagot sa number 1 ay titik A, 5 piso. Ang sagot sa number 2 ay titik C, 10 piso. Ang sagot sa number 3 ay titik B, 100 piso. At ang panghuling sagot ay titik A, 1,000 piso. Para sa panghuling gawain, panuto, isulat sa patlang ang halaga ng mga pera sa salita at sa simbolo. Magaling mga bata! Hanggang sa muli, maraming salamat!